tayo ay magna-night ride papunta ng Bulacan. So, galing ako ng Laguna, no? San Pedro. So, ngayon, nakikita nyo ba ako? Siguro naman nakikita ako. Ngayon, mapunta naman ako ng Bulacan. Okay? So, makita nyo ito, nasa Skyway na tayo. Ayan. Skyway na tayo. Nakita yung liwanag ng Skyway, no? Yan ang gabi sa Skyway. So, maliwanag siya. So, makita nyo, yan, may puno na ng ilaw ngayon. Ang ganda na Skyway, kahit gabi, maganda na. Oh. So, ito po ang maganda sa Skyway, kahit gabi, maliwanag. So, kaya lang, medyo ang akin, kulang pa sila sa ano, sa poste ba? Kulang yung poste. Maganda sana kung may ilaw pa sa gitna yan, yung poste mismo, para maliwanag na maliwanag, di ba? So ito ngayon, time check tayo. It's around, ayun, oras. 6:49. Pasok tayo ng Skyway. Okay. Yan. So, yun po. Ito tayo ngayon sa toll gate. Kita nyo, gabi, oh, ang dami lang pupunta ng Sky. Friday po ngayon. So, lahat po yata ngayon, uwian ng mga ano, galing dito sa trabaho, galing sa probinsya, siguro pwede naman. Kasi pwede naman makaluwas na eh, kung tutusin. Ano naman, medyo maluwag na kasi naka-GCQ na. So, tingnan natin kung anong oras ang pagbalik natin. Ngayon, 6:49 kanina, di ba? Tingnan natin yung ilang minuto from here. Pero naano na natin yun eh. Usually, di ba sinabi ko 30 to 40 minutes. Pero hanggang Bulacan, Marilao, tingnan natin kung ilang oras or ilang minuto. So, ito po tayo. Nagbabalik po ulit, no? So, ang vlog po natin ngayon, nakikita nyo po ngayon, talamak po yung sa ating mga YouTube vloggers, yung Taay content ni Sir Zach ng Makina. Ito po ay reaction video lang. Kasi nga po, ako rin po against po ako sa mga ganyang mga riders na nakaka-aksidente po sa daan. Alam naman po natin na napaka-delikado po niyan. Diba po? So ako po kasi isang motorista rin at lagi rin po ako nakakalsada at sang-ayon talaga ako sa sinabi ni Sir Zach na kalsada ko rin yan. Kaya mag-iingat po tayong lahat. At meron po mga bystanders na pwede nating maaksidente kung sakaling tayo ay gumawa ng mga kalokohan sa daan. Lalo na po yung mga nag-overspeeding at kung makikita nyo po, meron na naman pong lumabas na video kaya makailan lang 2-3 days ago lang, yung regarding sa Sambuanga, yung mga riders na nagkakarera sa public road. So kung makikita po ninyo sa video na yun, talaga naman pong napakabibilis nila at talagang kinaano pa nila na tae, ito daw ang tae, talagang tae sila. Dahil sa aking pananaw, talagang yung mga ganun pong kararista sa loob, sa or sa sabihin natin na sa public roads, ay hindi po dapat talaga inaalaw yan. Diba? So yung talagang makikita nyo po sa video, halos may mga masagasaan po sila. Tapos yun na nga po, sa huli, sumemplang sila. So makikita po natin yon sa video na yon. Siguro po ipapasok ko rito para meron po tayong idea kung ano po yung aking sinasabi. So sana nga po yung mga ganong klaseng mga riders, wag na po natin ibigyan ng pagkakataon. Dahil pag nakadisgrasya po sila at kumakapatay po sila, sino po ba sumasagot niyan? Diba po? Ang akin po is, sabi nga ni Sir Zach, ang lisensya mo ay privilege mo yan. Kumbaga,
alagaan mo. Eh, dapat sa kanila eh talagang matanggalan ng lisensya dahil hindi po sila nararapat sa daan. Di ba po? Kaya sa LTO at yung nabalitaan ko na sinuspend lang po yung kanilang lisensya for 3 months. So, sa LTO chip, sana naman po, eh, ma-actionan natin yan. Na ma-revoke po talaga yung license nila. Dahil talagang ako po, eh, hindi ako sang-ayon sa ganyan. Matagal na rin po akong riders at matagal na rin po akong motorista. At kung makikita nyo po sa aking previous vlogs, nanggaling po ako ng ibang bansa din at dun po ako nakakuha ng lisensya ko. At sinabi ko nga na napakahirap kunin ang lisensya sa ibang bansa. Dadaan ka sa butas ng karayom. Eh dito kasi, masabi lang makapag-drive ka, may lisensya ka na eh. Di ba po? So sana naman po, maging mahigpit tayo sa pagkuha ng lisensya. At talagang dapat po, eh, inaaral po yan. Dadaan po talaga sa matinding pagsubok po dapat. Hindi po basta-basta lang dapat ibinibigay ang lisensya. Kaya sa titingnan po natin, ang daming aksidente sa daan dahil po sa mga kamote na yan. Disipin nyo po, lagi pong maraming na-aksidente araw-araw dahil sa mga kamote riders na yan. So, yun lang po ang akin. Kaya po ako gumawa nito dahil hindi ko na rin po matiis at gusto ko po talagang at ako'y talagang against sa mga ganyan na riders eh. Sabihin na po natin, ikaw eh, nagdadrive ka lang ng maayos. Kung makikita nyo po, sumusunod po tayo sa batas trapiko. Kung anong sinabing, ang sinabing speed limit, dun po tayo. Kasi yun po ang kinasanayan ko eh. Ganun po kami sa ibang bansa noong kami ay nandun pa. Talaga kung ano yung batas, sundin natin. Dahil yan po ang ikaka-accident natin. Katulad ko, nahinahon ako mag-drive, dahan-dahan ako magmaneho, pero sinanggi ako ng isang kamote. So, di ba, abala na po sa ating pares. At the same time, eh kung ako po, at least madlaking dala kong sasakyan, eh kung maliit po yung dalang sasakyan ng nabunggo nila. Or, parehas na motor din. At nakapatay po. Di ba po? Medyo talagang ano po siya, delikado po siya sa daan. Kaya para po sa mga nanonood ngayon, sana po to, wag po nating tangkilikin yung mga ganun na talagang halos buwis buhay po eh na pagmamaneho sa daan. Sa LTO po, sana po makapanood po ninyo to na talagang dapat i-ano natin, i-revoke natin yung mga lisensya ng mga ganyan. Oo, may problema magkarera dahil ako dumaan din naman po tayo sa ganyan nung una, di ba? Nung una po nagka-motor tayo. Sinusubukan natin yung motor pero isang beses lang. After nun, kung gusto nyo kumarera, mga kamote kayo, kung gusto nyo kumarera, doon kayo sa racetrack kumarera, doon sa tamang lugar. Hindi doon sa lugar na dinadaanan ng mga tao at dinadaanan ng mga normal na motorista. Di ba po? Kasi talaga pong napakahirap po niyan pag naka-aksidente po kayo. Hindi naman po kayo ang naaabala. Tapos sasabihin niyo hingi kayong pasensya. Eh, wala kayong kwenta. Dapat wala tanggalin kayo sa kalsada. Yun po ay aking opinion sa mga napanood ko. Dahil marami po ako napanood ngayon dahil lumabas nga po yung TAE content ni Sir Sa. Natuwa nga po ako at may talagang naglakas loob na ilabas yung mga ganyang klase. At ngayon po, nakikita po natin, umaaksyon po ang mga government officials, especially LTO, sa mga ganyan po na riders. Yung mga kamote na yan. Kaya dapat lang po, dapat po noon pa tayo kumilos sa ganyan o nang huli ng mga ganyang riders. Dahil hindi po talaga sila makakatulong sa daan. At the same time, makaka-aksidente pa po sila. So, yun po. Yun lang po ang aking reaksyon sa video na yun. Ngayon na naman po, may napanood na naman ako sa Davao po yata. Ngayon na naman po kumakarera.
sa daan na naman. Mga nagsusuperman, ala Superman po. Kung napanood din po ninyo yun. Talaga naman eh, pag ikaw eh, talagang bumaligtad, sigurado patay ka eh. O wala na akong pakialam sa kanila kung sila eh bumagsak, bumaligtad. Huwag lang po sila makaka-aksidente. Dahil yung mga aksidente po nila, siguradong patay din. Diba po? So, yung mga yun, dapat po habulin sila ng mga official natin dyan na nakakapanood sa lugar na yon na sana ay matanggalan talaga ng lisensya. Huwag na po natin bigyan ng pagkakataon dahil uulitin lang din po nila yan. Bibigyan nyo siya lang sila ng pagkakataon ngayon. Suspendin nyo ang lisensya ng 3 months. After 3 months, anong mangyayari? Ganun na naman. Eh yan po mga hindi na po mawawala sa ligaw ng bituka nila yan, yung mga ganyan na nakakarera. Kaya sabi ko nga po, wala nang problema kung marera sila. Pero dun sila sa tamang lugar. Kasi talagang nakakaperwisyo po yan. Sobrang ano po, sobrang laking pinsala sa daan, abala, at dun sa mga aksidente nila na mawawala ng pamilya. Talagang sobrang, ako po ay sobrang talagang galit sa mga yan. Kaya ako gumawa ng video na to. Eh, katulad nito, pabiyahe ako. Lagi ako nasa daan. Umaga, tanghali, gabi, mabiyahe ako. Umuwi ako ng Bulacan. Umuwi ako ng Laguna. So kung titingnan niyo ang biyahe ko, south to north, north to south. Ang dami ko nakakasabay sa daan. Na ganyan. Naminsan pa, may natsyempuan ako. Sa harap ko mismo, nakakasalubong ko siya, sumalpok siya sa barrier. So, isipin niyo po yung mga ganon, diba? Kasi sinabi na ngang 60. Lalo po ngayon sa Skyway, napakaigpit. Pagpapunta po tayo ng North, Stage 3, 60 lang po yan. Pero ang dami pa rin po sumusuway dyan. Sinabi na ngang 60 lang ang speed. More than 60 pa rin ang paratakbuhin natin. Eh, pag naka-aksidente tayo, siguro kung ay dahilan po, nababagalan tayo sa 60, pero hindi naman po gagawin niya ng gobyerno o ng namamahala sa Stage 3 Skyway kung hindi po ikakabuti ng mga motorista. Kasi po siguro sa 60, ang taas po ng Stage 3, sa lakas po ng hangin dyan, minsan nga po napapansin ko, pag tumatakbo ko dyan ng 60, yumuyugyug na po yung sasakyan eh. Kahit po malaki sasakyan mo, lalo pag malakas ang hangin. Talaga pong, ano, siguro yun na nga pong dahilan, dahil malakas ang hangin, dahil mataas. So pag nag-over ka ng 60, baka umano ang sasakyan mo. Or hindi natin masabi kung anong dahilan. Pero akin po, para sa akin is okay po yun. Safe na safe po tayo doon. 60 lang talaga patakboy natin kung sinabi 60. 60 lang po tayo. Makakarating po tayo sa pupuntahan natin, huwag po tayo mag-alala. Nang safe at siya nag-aantay sa atin ng pamilya, di ba po? Safe tayo makakarating. Kaya sumunod na lang po tayo sa batas. Kaya yan po ang isa sa mga naging rason bakit hindi umuundad ang bansa natin. Dahil hindi tayo marunong sumunod sa batas. Hindi tayo marunong sumunod sa patakaran. Isa po yan sa sakit ng mga Pilipino. Iba po. Kaya saludo ako dun sa mga talagang sumusunod sa batas trapiko natin. Yung mga galing din ibang bansa, alam ko, alam niyo yan na doon kayo nakakuha ng lisensya, kung paano po kunin ang lisensya doon. Talagang napakahirap po, di ba? So talagang sana po eh, pag-ingatan natin yung lisensya natin dito. Diba po? So yun lang naman po ang akin. Kaya po ako gumawa ng video na to dahil talagang hindi ko na po ma-attempt yung mga nakikita ko at gusto ko na rin magsalita. Kaya sana po sa lahat po ng mga kamote dyan, mag-intay-intay lang po kayo. Kumikilos na po ang ating mga LTO officers na kayo po ay habulin. Kaya ilagay niyo po sa lugar ang pagmamaneho. Mamadali po kayo, ingat pa rin po. Yun lang naman eh.
mingat at hindi tayo makaabala sa daan at hindi tayo makadisgrasya. Yun lang naman po ang akin dito. Hindi po ako against sa mga talagang naka big bikes dyan or kung ano man. Alam ko yan, mga motor nyo malalakas yan. Talagang gusto nyo ihataw. Pero yun na nga, be defensive driver po tayo at maging safe or isipin po natin yung mga pwede natin ma-aksidente sa daan pag tayo po ay tumatakbo ng more than 100 plus 150 km per hour. Talagang sobrang bilis na po na tututusin. At maawa din po tayo sa maiiwan natin pag tayo na-disgrasya. Yun lang po. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan at hindi pa po nakaka-follow sa akin, ito po, subscribe lang po kayo, hit the notification bell at para po maging updated po tayo sa lahat ng ating videos. So hanggang sa muli po. So mga kamote riders, ingat-ingat po tayo, no? Para po masayang buhay lang po tayo. Bye-bye!